Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang aking reading para sa mga Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Paalala lang, this is general love reading, so pwede kang hindi makarelate dito. Pero kung makarelate ka, kunin mo yung mga messages kung saan ka makakarelate. And kunin mo rin yung advices kung tingin mo ito ay makakatulong sa iyo. Pwede magkapalit-palit yung sitwasyon dito guys, so bahala ka na maglagay ng sarili mo sa sitwasyon. And also, kung magbabanggit ako ng zodiac sign, wag mo yun pagbasihan dahil maaring parte lang din ng natal chart ng person mo yung makuha nating sign at hindi yung exact sign niya. For what I can see here with the 10 of Wands, possible connection mo is Aries, Leo, Sag. Also with the Page of Wands. And for what I can see here, I feel like you're building something, possible home, ganyan. So maaring may binibuild up kasi yung tahanan for some of you gumagawa or nagbibuild ng mismong bahay, bumibili, ganyan, or inaayos. For some of you, this Christmas season ngayon, nakikita ko yung kalamigan ng Pasko mo ngayon. For some of you, kasi medyo na panghihinaan ka ng loob, sobrang bigat ng emotion na nakukuha ko dito. Maaaring you're giving love or nagbibigay ka ng pagmamahal dito sa walang kasiguraduhan with the Page of Wands. I mean, yes, Page of Wands. I feel like there's a new journey, new hopes, or new person na dumating sa person mo, nagpakilig sa'yo, nagbigay sa'yo ng pagmamahal. Pero for what I can see here, you're thinking about children. Maaaring may iniisip ka mga batang involved dito. Pero there's true love na nararamdaman mo towards this person. You feel like gusto mong bigay yung pagmamahal mo, pero hindi mo alam kung masusuklian ka ba ng pagmamahal din with the true love. Kasi this is like a once in a life time love na naramdaman mo towards this person. Kaya parang you're willing to take risk pero hindi mo alam kung paano with the Hermit. I feel like you're trying to suppress or hindi aminin yung emotion or yung feeling na nararamdaman mo ngayon. Parang it feels like you're trying to concentrate dito sa family or sa home na ito kung kaya pa bang i-build up. Okay, dahil maaaring merong sitwasyon na natapos, possible marriage ang natapos dito dahil with the King of Swords, I feel like hindi naging okay yung pakitungo niya sa'yo or there's this feeling na masyado kasi siyang professional and nakulangan na ng emotion dito. That's why nag-cost ng ending yung sitwasyon niyo or he or she is just so mature enough para sa'yo. Or for some of you, pwedeng you're byuda and nakikinig ka sa akin ngayon and you were expecting kung, and you would like to know kung ano mangyayari dito sa love life mo dahil may bagong nagpapatibok ng puso mo. With the action speak loudly, I feel like there's something to say. Kasi more on, I feel like there's not enough action na ginagawa, okay? Pero emotion nandun. Kaya lang, with the you deserve love, I feel like you are well concentrated nga kasi sa sarili mo. And hanggat maaari, iniiwasan mo itong connection mo with this person. But with the Ace of Cups, I feel like you really love this person. Yeah, for some of you, this is your friend. Might be best friend pa nga sa iba sa inyo. And with the Six of Swords, you're trying to move on dito sa mga bagay na nawala sa'yo. And parang ang laking tulong na naibibigay nitong person sa'yo. Nitong person na ito sa'yo. Dahil nararamdaman mo yung pagmamahal. Maaari nga nitong nawala mong asawa or ex mo. O kung hindi pa kayo mag-asawa, yung ex mo. Okay. And if you really need support, kung kailangan mo ng tulong or support, I feel like this person would give that to you if only you would ask for help. Okay, kung kailangan mo ng tulong, kung kailangan mo ng usap, kausap, I think that he is there for you to listen. And meron din man kasi siyang mga words na gustong sabihin. Kaya lang parang lack of conversation nga ang nangyayari dito. And for what I can see here, actually, medyo malamig yung Pasko mo ngayon. Lalo na kung walang nangyayari. Kasi nga, kulang. Parang nakukulangan ako sa relationship or sa connection yung dalawa. So, let's see. What is the advice for our Pisces friends? If you are married or currently in a relationship, possible ending of a relationship. Kasi dito ngayon eh.
Scorpio energy, Virgo energy, Aries energy, and also Scorpio energy here, and Libra energy with the King of Swords. Nasabi ko ba yung Pisces? So yun, pwedeng another Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces, yan. So what do we have here? What is the advice for our Pisces friends for December 2020? Okay, that's why. Okay, kaya pala. Okay, I see deception. So, meron ditong hindi nagsasabi ng totoong emotion niya. Possible na ikaw and also your person, both of you actually, hindi kayo nagsasalitaan or hindi kayo nagsasabi ng emotion niyo sa isa't isa. But with the past life relationship, possible nga that this is your friend, childhood friend. For some of you, college friends. For some of you, pwedeng, I see someone who has this good body or well-built. Medyo maganda yung pangangatawan ng person mo, ha? And for what I can see here, mutual eh, yung emotion. For some of you, possible yan. Soulmate connection and twin flame connection nakukuha ko dito. Pero little percentage lang yung twin flame. Possible soulmate connection. So, maaaring magaan kasi yung love mo sa kanya dahil nakasalumuha mo na siya sa buhay mo before. Or yung past life mo na tinatawag natin. And for what I can see here, merong kasi dahil sa hindi... You know, this will not happen yet. So, parang ayoko muna magbigay ng advice regarding sa kung paano ang gagawin. For what I can see here, all you have to do is wait. Maghintay ka lang kasi hindi pa magyayari kung ano yung gusto mong mangyari sa ngayon. Dahil maaaring may mga issues pa dito na kailangan mong pagdaanan. I feel like has something to do with the parents, family, relatives, ganyan. And mas dun kailangan yung focus mo. Most importantly, if you are building a home or house, so mas i-concentrate mo muna yung sarili mo sa mga bagay na inaayos mo ngayon. Dahil maaaring, you know, magtutuloy-tuloy naman ito pag once na nag-opening up eh. Kaya lang sa ngayon, i-focus mo ang sarili mo sa mga kakayahan mo, yung mga kaya mo pang gawin. And yeah, that's it for you. Pisces, thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Thank you for watching again. Wala lang masabi. And I hope you do like and subscribe, guys. Ma-appreciate ko yung support nyo na yan. I love you all. Bye-bye.